dahilan po ng ating pagpunta dito sa kamilitaryo. We are supporting our candidates po ng sigaw. Right now, we've seen the filing candidacy of the re-election is from the Suman asset. At the beginning of the year, and of course, Congresswoman Dixon, yung si Mika, they just filed their certificate of candidacy for the first district of Nevesia. Congressional district. Sir, nakita namin si Romel Bagiliad also filed. Meron ba siyang pakipag-usap sa inyo bago siya? Hindi pa kami nabag-usap ni Romel. And siguro na we'll have a time para mapag-usap. So sir, aasahan natin yung pagpapatuloy ng rice program natin? Yung... Actually, we're already starting yung pagbibili ng mga palay. And siguro, matatapos na kami sa distribution. And then, ulit niya ulit. Right now, we're busy, you know, preparing. Bumisa na yung pagbibili ng palay. And hopefully, with the good weather, mabili natin ng mas maayos yung palay. Kung mabagsak na bagsak. Sir, magkano pa pressure ng provincial good council? Lagi tayo mas mataas sa prevailing market price. Kahit si Secretary na witness that ang presyo 13, nabili yata ng 14 na 70. So, ganun naman the usual story. Kung ano yung prevailing presyo, mas mataas tayo because yung kitain ng middleman ay binibalik tayo sa mga partners. Sir, so, meron ba tayong target kung gaano karaming volume ng palay mabibili? Pagka, that's a good question. Pagdating kasi ng limitation natin, gaano karaming rice millers na parte ng Kapitolyo ang kaya. Depende rin sa weather. During the dry season, mas marami tayo nabili kasi mas ang mga farmers are given enough time to make sure that yung mga palay nila maayos. But ngayon, as in the past, pagdating kasi sa mga rainy season, talagang mabigat eh. So, depende sa capacity ng ating mga partner rice millers. Mm-hmm. Bukod po dito, Bob, sa ating pong rice, ano pa po ang magiging focus po ng ating pamalakas? Eh, siyempre, you know, we're still in the pandemic eh. And in the pandemic, importante rito na each of the LGU should be equipped with all the facilities. Kaya nga, ang direction natin ngayon, as you can see, itong bagong barrier dito at required ng national INTF, nagamitin mga farming facilities. Siguro ang ano natin, challenge natin sa ating mga kasamahan sa local is for them to beef up doon sa kanilang mga capabilities as far as the quarantine facilities is concerned so that we can isolate and at the same time provide the necessary protocols as mandated by INTF National. Sir, wala natin binili around 3,000 yung vaccine na yun. May kasunod pa ba ito? Actually, ang binili natin 300,000 vaccines. And we're also contemplating in getting other brands such as Pfizer or na nakita natin na pwede sa bata. Because right now, sa pamilya, mabigat eh, di ba? Na infect us kasama yung bata. So we saw the need na kailangan meron din tayong tulong para doon sa ating mga kabataan na nahahawa na rin sa mga pamilya. So sir, dahil nakaupo tayo ngayon, so most probably involved tayo doon sa pag-aayos ng peace and order, sir, no? Papunta ng eleksyon, meron po bang mga pagpupulong na ang PNP? Kasi yung peace and order is an obligation of every citizen. Yes. Regardless whether nakapote hindi. We are all mandated to make sure that peace and order reigns in the province of Nevesia. As in the past that we have been advocating, you know. So meron pong mga pag-uusap na yung inyong tanggapan, tsaka ang PNP Army, karaniwang kasi ganito. Lagi naman ano eh, lagi naman tayo merong peace and order council. It's being discussed back then. It's open naman yun. There are people, the membership which are scattered all over the province of Nevesia. Any message ko na gusto nating iwan sa araw? Mag-ingat tayo. Okay, mag-social distancing tayo. alam mo, nowadays, importante kalusugan. Let us value our health. Let's value our loved ones. Kasi nga, you'll never know. Ako, I've been a COVID survivor myself. Hindi ako. Pag-brand kami dito, parang akong COVID survivor ni Kong GP. And we know exactly how a family should be able to protect yung kanilang pamilya. Yes, to COVID. Sir, thank you very much. Advice sa ating mga kababayan sa lahat ng mga nag-file na nais mag-silbi sa Nevesia, kapartido man o hindi. Sa akin, ang ating pagsisilban ay mamaya. And it is incumbent upon us to ensure that the provincial Nevesia remain always na galangin natin yung tao and let us always maintain yung kapayapaan sa ating lalawigan. But after all, you know, it takes the entire community to be able to provide the peace and order.
Si pare ko, si Judy, yes, has been helping us. No? Siya yung ating ika-limang congressman. So nice because we have a homegrown party list who's been helping in all the facets of governance. Natutuwa ako sapagkat tuloy-tuloy yung kanyang tulong, nakaka-insan sa mga dala-dalahin aming mga nasa lumalabang.